1, 2, 3, open your eyes. Shit. Oh my God! Hi, this is Elle and welcome to another makeover. Sobrang excited akong i-share yung makeover natin ngayon. Tatlong space ang papakita ko sa inyo, tatlong iba-ibang look, tatlong transformation ang makikita nyo sa video na to. Dahil ang gagawin natin is office ng Rain Entertainment. It is a small boutique production house founded by three very creative people, si Direk Hugo Prico, Direk Philip King, and Direk Lino Cayetano. Dahil mga creatives nga yan, talagang ang focus ng mga ginagawa nilang palabas is sa storytelling talaga. I'm sure familiar kayo sa mga project nila from Netflix is Bagman, tapos sa iFlix is Betsin, and meron silang upcoming films MMFF, yung Nanahimik ang Gabi, sobrang exciting nun. Dahil nga mga creative people tong mga to, dapat yung office space nila, di ba, syempre, nagre-reflect sa creativity nila. Maraming area dito sa office nila na iba-iba yung function. So, meron silang reception area, merong loft na parang chill office space, workspace, sambayan space. Tsaka meron din yung boardroom kung saan talaga yung war room. Dun lahat yung talagang maraming meeting, ganyan. Yan yung iba-iba. Tapos meron din silang screening room. And ang naisip kong concept is, dahil iba-iba yung space, gusto ko iba-iba yung look bawat space. Masarap mag-work kapag ka iba-iba at magaganda yung mga space mo. Yun yung gusto kong i-provide sa kanila. And super excited na ako to share yung mga makeover natin dito. And yung reveal sa kanila ng office. Kaya, alika, simulan na natin tong makeover na to. Ayan yung kaartehan natin dito. So cute! Cute po! Makasal tayo yun. Ganda o. Oh. Cute din ito, ganda. So, ito yung design natin para sa reception. And kailangan ko mamili nung kung ano yung color na yun. Ang gulo-gulo na namin dito kasi lahat ng mga pinamimili namin nandito na. Tapos yung sofa na binili natin, nandito na rin. Cute! Cute! Ito yung pinaprint nating photos para sa mga poster-poster ko dito sa lahat ng space. So yung iba dito, bumili lang ako sa Etsy ng print, digital download. Tapos yung iba ginawa ko. Papanik ka ba? Ay, ang ganda! Mural! Sandali lang! Sige, nasa hawak, no? Nice! Tapos ito, tatapusin na lang natin. Kaya, nito. Ayun, perfect niya dyan! Oh my goodness! Ayan, ganda! Perfect! Taas mo ng 1 inch! Ang ganda! Okay! Nice! Nice! Good! Reset! Finally, tapos na natin yung makeover dito sa Rain Entertainment office. I'm so excited i-share sa inyo yung tatlong space and unahin na natin tong reception area. So, pagpasok nyo ng office, dito sa wall na to, ito na yung existing nila. Basically, ito yung bike wall nila. Ditong buong space, inspired dito sa mga bike na to. Kasi very cute, very retro, very vintage. Ang ganda! So, para ako, gusto ko bumagay yung look na to dun sa overall space natin. Kaya, ang theme natin dito sa space na to is retro. So, alika dito sa kabilang side ng room. Pakita ko sa inyo. So, dahil reception to, itong main wall nila na brick wall, nilagyan ko, gusto kong i-highlight tong wall. Kaya naglagay tayo nitong mural na to dito sa space. So, dito sa brick wall, syempre ayokong direct i-paint yung brick. Kaya naglagay tayo ng wood, doon natin siya pininturahan. Tapos, dito naman sa kabilang side, naglagay rin tayo dyan para yung theme very complete. And, pinalitan natin yung ilaw dito. Yung dating ilaw dito, nilagay natin sa boardroom. Papakita ko mamaya. Tapos syempre, para makomplete yung look, yung ceiling, nilagyan natin ng parang medallion na terno dito sa color natin ng mga mural na ganyan. Tapos, dito sa wall na to, naglagay tayo ng bar area kung saan pwede tayo mag-coffee-coffee. And, speaking of coffee,
Napakalaking highlight yun dito sa space nila dahil gumawa tayo nitong bar. Hello, Miss Apple. So, siya yung office manager and in-house barista nila dito. Yes. Thank you. Ayan, siya yung tagagawa ng coffee na sobrang sarap. Di ba, ang sarap magtrabaho kapag may in-house barista. Thank you so much. So, yun talaga yung request nila. Kasi before, yung coffee area nila, nandun sa boardroom. So, ang pinaka-favorite ko na highlight talaga dito is yung tiles. Ang tagal ko nang pangarap gumawa ng checkered na tiles na black and white. Na-achieve natin yung look na retro, na vintage, na very graphic. Siyempre, maliban sa cute, dapat functional. Lagay tayo ng storage nila dito lahat. Ay, super lover handle, itong gold na handle na bagay din sa feel natin na very, very graphic na mga shapes, ganyan. And syempre, hindi kompleto ang retro-inspired na reception kung walang smeg fridge. Sobrang bagay niya dito sa look ng buong space, dun sa tiles, dun sa red, dun sa lahat. Like, overall, I super love it. And dun naman tayo sa second part ng tour. Alika, dun tayo sa loft. So, ito yung loft space nila. As in, super special nitong space na to, actually. Pagpasok mo dito sa space, dito sa may window wall na to, ito yung view nung reception natin, diba? Ang sarap ng ito yung mga nakikita mo pagka nag-work ka. Kaya ganito yung ayos nito. Kasi ang idea is, pwede siyang maging lounge kasama nung living natin. Or, pwede mong ikutin, parang ganito, para pag nag-work ka, nagla-laptop-laptop ka, ganyan. So, very flexible. Pwedeng sofa, pwedeng work area, ganyan. So, itong sofa na to, ito na yung original na nandito. Dahil, ang gusto lang nila dito, actually, ang goal nila dito sa space is very loungy. Gusto nila na medyo may coffee shop feel, ganyan. Talagang inisip ko, ano bang gusto kong look kung yun yung goal na gawin nila dito? So, gusto ko na very cozy yung space. Kaya, kung nakikita nyo, from wall to ceiling, talagang pinaint natin siya ng almost black na color. As in, so dahil pinaint ko yung wall at saka yung ceiling ng same color, para lang silang nagre-recede sa eyesight mo. Against dito sa white natin, against dun sa wood, tapos dito sa likod, nagpalagay tayo ng shelf. Hindi na ako naglagay ng malaking coffee table kasi syempre nakasikip. Kaya ngayon, parang ito, side table na to, pero technically laptop table siya, ayan. Parang pwede mo siyang gamitin ganyan, pero magaan lang siya, pwede mo siyang ilipat-lipat para very flexible tong space natin. Tapos, dito naman sa side na to, itong buong window wall niya, nagpalagay tayo nitong linen curtain na yung color is parang soft lang na minatch ko dito sa existing nila na sofa. And nagpalagay din ako nitong fascia, parang wood valance dito sa curtain natin kasi gusto ko maglagay dito ng mga wood elements. So yung table natin doon, yung shelf natin, ito, yung pagka-dark wood niya, yun yung nilagay natin dyan. And dito sa corner, so ito yung ating reading nook. Reading nook talaga kasi ang ganda. Meron siyang pa-corner nandito dahil doon na yung stairs, di ba? So parang anong gagawin natin dito sa space na to? So feeling ko sobrang perfect nito. Naglagay tayo dito ng moment. Ng cozy moment dito sa side na to. So meron tayo dyan artwork, meron tayong pa-lamp, meron tayong storage, ganyan na. Lalagyan din ng kape. Tapos parang wala lang, very, ang ganda. Tapos yung view mo, yung buong space. I super, super love this space talaga. Sobrang cute. Kaya, alika na. Alika na talaga, doon naman tayo sa boardroom. So, from reception, ito na yung boardroom area natin. And, ang pinakaunang-unang space doon is itong lounge area niya. Sobrang nice. Actually, ang kulang dito sa boardroom nila is a lounge space saan pwedeng tumanggap ng bisita or gusto lang nilang chumil dito. Kaya, ito yung nilagay natin. Dito, mas gusto ko ng cozy glam. Yun yung gusto ko dito. Yung medyo may deep, medyo dark ng konti. Kaya, ang ginawa ko, pinaint ko to ng mas dark na color compared sa buong room. Tapos, may pa-accent akong ganyan sa ceiling na parang pa-triangle kasi gusto kong ma-highlight tong corner na to talaga. Na magmukha siyang visually separate kahit na part lang siya ng buong space. Kaya yun yung ginawa nating technique. Tapos, itong wall, nakita nyo lahat ng poster natin. Nagpalagay ako ng mas may drama, may matting na black yung poster. Tapos, meron pa akong nilagay ng mga
now showing, next attraction, coming soon, na mga siningit-singit ko lang na mga artwork. Itong ilaw na nandito, yan yung galing sa reception before, tapos gusto kong palitan yung ilaw doon, nilagay ko to dito kasi feeling ko mas bagay yung look nito sa parang cozy na glam, kaya yun nilagay natin dito. Tapos meron tayong pa ilaw na ganyan, meron din tayong mirror, and of course, para mas mukhang conversation tong space na to, pang chika-chika portion, meron din tayo ditong accent na sofa na super nice. Perfect din to. Oh. Ayan, pwede kang mag-laptop dito, pwede ka rin magkape-kape lang, sumil, wala, nakakaaliw talaga. Anyway, dito naman sa kabilang side ng room. So, ito actually yung parang board nila. Ito lang yung original niya, kaya nagpalagay ako dito sa left para mas marami silang options. And nagpalagay rin tayo ng ilaw kasi sobrang important ng mood lighting for me and sobrang ganda niyan pagkagabi. So ito na yung original table nila from before. So dahil nga very functional lang siya dati, very office-y. So for me, sobrang perfect nito dahil meron na rin siyang outlet, tapos ang laki niya, ang sarap mag-work dyan. So itong bricks na to, nandito na to dati-dati pa. Gusto ko siyang ma-highlight kasi syempre, di ba, ang ganda ng texture ng bricks, ganyan. Kaya nilagyan din natin ng ilaw tong side na to para may glow dito. And syempre, ay, naglagay din tayo dito ng mga artwork, ng mga poster na bagay dun sa overall vibe natin. Tapos, nilagay natin tong storage cabinet na to dito sa ilalim lang ng TV nila. Nag-request din kasi sila na gusto nila ng patungan ng food pagka nandito sila. So, sobrang perfect nitong unit na to dahil 11 inches lang ata yung depth niya. Sobrang like, ang ganda! Tapos bagay pa sa look, very industrial, bagay sa bricks, bagay sa artwork, super nakaka-happy. And sobrang favorite ko ng corner na to. Wala lang dahil nandito yung bricks natin and nandito yung drama natin, velvet curtain. Ang ganda! So actually, sinabi ko talaga sa kanila, drama lang to. Hindi yan nasasara, hindi yan nabubuksan. Dahil meron na tayong blackout na blinds dito. Pero nabibitin ako dito sa look nitong space. Parang ang blank, walang drama, alam mo yun. So ang naisip ko is maglagay tayo dito ng curtain from floor to ceiling. Ito yung nakakadagdag ng glam factor dito sa space. Itong mga ganitong mga details. And ito, naglagay rin tayo dito ng pa-accent chair natin dito sa corner. Ang gandang pa-photoshoot dito, feeling ko. Feeling ko hindi lang ako yung nag-iisang mag-photoshoot dito dahil ang ganda ng background, ang ganda ng mga texture. So ito yung naging overall look natin para dito sa boardroom. As in, sobrang ako na-happy sa kanya dun sa mga colors natin, dun sa drama, dun sa mga elements. Kahit na sobrang simple lang na dinagdag natin, ang laki ng impact niya. Tapos with the reception, with the loft, like, ang happy ko sa mga makeover nitong space. And sobrang excited na akong i-share sa kanila tong space na to. Kaya, alika, i-reveal na natin siya. Ito naman yung official na area, workspace na. Ayan, meron tayong paan dyan. Ito na yung pariging corner. Parang nakikita ko na kung saan ang mga selfie dito. Alam ka na ba yung mga selfie corner? Hindi ko makikita yung reaction nila. Nagkitain ko sila. So anyway, silang lahat, hindi pa nila nakikita yung boardroom. Yes. Oo. Hindi pa nila nakita doon. Kaya, i-reveal natin sa kanila yung porto. Let's go, let's go. Sige, go, go. Teka. Naalala niyo ba anong itsura nitong space? Yes. Oh. Ang tatanda niyo before. Ngayon, diga natin. 1, 2, 3. Open your eyes. Oh my God! This is the most recent one. Nasa LLF 2020. Showing this December 2020.
After ano noon, tagal-tagal na pala noon, ngayon meron na ako. Salipin na talaga tayo. Thank you, Ray. Yay! Hey, happy sila! So ngayon, pakita naman natin yung screening room. Yun. Let's go. Han, bakit ka tumawa? Nasa operation ako. Matakot sa mga bagay na hindi nila asahan. Susi ng relasyon na to. Tsaka lang. Chief! May tausin ko! Shhh! Hindi sila maririnig kung mahimig ka. Yes. Nakaka-stress. Grabe siya. So yun yung trailer sa Nanahimik ang Gabi. And this is Marielle Hizon, yeah. Award-winning production designer. So actually, di ba very highlighted yung mansion dito, yung bahay? Yeah. So ngayon, curious ako, anong difference kapag, syempre ako nagde-decorate ako normal na bahay, ganyan. Anong difference pag sa production design? For production design, hindi kami pwedeng gumawa ng anything permanent sa house. Okay. Kasi kailangan namin siyang tanggalin after the shoot. Ah! Lahat, hindi ka magkakabit sa wall or anything that's ma-unscrew mo, ganyan. Yeah. So pagdating dito, like ano yung may favorite element ka ba? Favorite na portion or part na inayos mo for this film? Lahat, well. Why not? Of course, talaga. Kasi parang major renovation ng mansion yung talaga ginawa. Wait, sorry. Major renovation, pero hindi siya... Kailangan natatanggal, mababalik yung sa dati. Kasi ano, the movie, parang mga 80% of most... 80% ng bahay. Ang galing, talaga. So parang the house is also a character. So parang ginawa si Marielle. Oy, exciting. Buhayin yung bahay. Yung bahay. May sariling life yung bahay, basically. Saka para mag-fit siya better sa script. Okay. Masaya pag nahulaan nila kung alin doon yung mga dinagdag. Pinapanood. Oo nga. Alin doon yung tinitignan ko tuloy ngayon. Parang alin... Yan, dinagdag yan. Oh. Parang sure ako doon. So anyway, sige, invite natin sila. Everyone, please watch Nanahimik ang Gabi. It's an MFFF entry this year, starring Ian Veneracion, Evan Peraleo, Mon Confiado. Sana mapanood po ninyo. So, panoorin nyo yung movie nila.